there is an additional responsibility and obligation for the artist to inspire, to educate, to mold the minds of the youth, and if possible, to transform the society through our art. Hi, I'm Vince Tanada, and we're going to talk about Katips, the movie, here on Sinescape. Katips is the film version of the theater play which I wrote, directed, and acted way back in 2016. In fact, it garnered a lot of awards from the Aliw Awards, the award-giving body for live performances, and it won as the best play of the year during that time. And I just revived it now, in fact, last year, 2021, with the same characters, with the same plot, but with a different filmic screenplay. But we retained all the music. We have like around 18 original music in the said musical. So it's a kind of different. It's something new for our Filipino films, because we are not used to movie musicals such as this one. Kaya siguro rin maraming interesado, but at the same time, it is about the horrors of martial law. You know, for a fact that I am the grandson of Senator Lorenzo Tañada, and he was incarcerated when he was already 72 years old. In so doing, I was able to come up with a story, no, from my own personal experience as a child. And eventually, I became a lawyer under the claimants 1081, and I was able to litigate and to defend a lot of civil cases involving mga martial law victims. So yung mga istorya na naririnig ko sa kanila, pinagtagnit-tagnit ko at pinagsama-sama ko para mabuo yung multi-character plot na Katips. The decision to release Katips on August 3 is actually an effect of a very wonderful news that we just had a couple of days ago. And that is actually the nomination from the FAMAS Awards. In fact, we have screened this way back in November 2021, but only for a few days, around 2 days lang yata yon, because of the Omicron variant and the COVID cases was already rising during that time. So we decided to stop the screening. In fact, there were no audience coming in the cinema. So now we decided to revive it because we received nominations, 17 nominations, which is actually the first in the history of FAMAS. Best Picture included. It is quite important for us to, as creators or directors, to spread the truth through our art, because you know, we as performers and as creators and as artists, we are not only here to entertain people. We are also here to educate. Because if we are just entertainers, edi wala tayong pinagkaiba sa mga payaso o yung mga clown lang, di ba? Pero meron tayo kasi there is an additional responsibility and obligation for the artist to inspire, to educate, to mold the minds of the youth, and if possible, to transform the society through our art. So it is quite important for us not to just settle dun sa shock value na tinatawag, o kaya yung entertainment aspect of it, na kahit na hindi totoo o kahit mali-mali or kahit hindi value-laden yung ginagawa mo, okay lang basta kumita ka. You know, our art is a very powerful tool for social transformation. And for us to promote our culture and our national identity. Kasi kung ang purpose lang natin eh talagang magpatawa o kaya mag-entertain lang, eh palagay ko hindi ka magtatagal bilang alagad ng sining. Very short lived yung career as an artist. So ang para sa akin,
napakahalaga na ipamahagi natin ang katotohanan, hindi lamang sa kasaysayan, ano? Kasi may katotohanan din sa moralidad, may katotohanan din sa kabutihan o sa values, no? O yung tinatawag nating buting Pinoy. Kasi yung pagtuturo natin ng ganon sa mga kabataan natin, mas may kaakibat na responsibilidad tayo bilang alagad ng sining para makapaghulma ng mas magandang utak at puso ng ating mga kabataan. You know, I've been directing theater plays for more than 30 years. At sinabi ko nga, yung siguro yung mga 20 years na yon I devoted to original Filipino musicals or Filipino plays, adapting our own culture, our tradition, and our national identity, and even our true history. No? Talagang pinag-aaralan namin yan, kasama ng aking mga partners na historiador, katulad nila Xiao Chua, nina Ambet Ocampo. Talagang sinasaliksik ng mabuti, no? Yung mga aklat at yung kasaysayan, hindi lang yung basta puro-puro o opinion o yung tinatawag nating chismis, no? Kailangan talagang alamin, no, ng natin gamit ang mga lehitimong mga aklat para maging matuwid ang gagawin mong sining, kasi nga kaakibat no ng responsibilidad na magturo sa kabataan. There was in fact a complete revamp of the original script. Because, you know, theater script is quite different from a screenplay. Most especially, you cannot have yung scene by scene na parang montage scene by scene in a theater play. It has to be very continuous, no? You end actually one particular scene and then you transfer to another setting. Yung kada eksena ng ganun, umaabot yun ng ano eh, ng mga siguro umaabot ng mga 15 to 20 minutes bago ka magpalit ng eksena. Hindi naman yung pwede sa pelikula kasi ang lalabas no, napaka-boring, hindi ka nagpapalit ng setting. So, I edited the theater script into a screenplay. In fact, I edited it just for 2 days, no? Tapos sinimula na namin agad yung shooting. And I also edited some of the characters and I adapted, you know, the personhood or characteristic of the actors portraying. You see, this is a musical, so it is quite important for us to procure the services of mga musical theater actors, no? But I have a parang lead actress here by the name of Nicole Laurel, and she has a good pedigree. In fact, she's a granddaughter of Doy Laurel and theater luminary by the name of Celia Diaz Laurel. She's the daughter of Iwi Laurel, who is a recording artist, and the niece of a very popular theater and movie personality, Cocoy Laurel. So, we got her services at siya yung lead performer namin dito, lead actress namin dito, and she's also the lead vocalist of General Luna Band. So, Nicole is a good addition to the theater performers performing here in this movie. You know, Jerome Ponce, I discovered him. Although he's working now with the Star Magic, he started in theater also. He started with PhilSTAGERS when he was 14 years old. So most of the performers also, such as Lou Veloso, who is a theater performer from MEP, and Dexter Doria, who also started theater in UP, and Mon Confiado, who is also a theater performer in the past, and at the same time, a neighbor. No, he's my neighbor and my kababata. So it was a very easy for me to work with them, considering that all of them are my friends. Most of my actors, they are not stars. Or if Jerome is a star, sinabi ko sa kanya, dapat hindi ka ugaling star dito. You have to be an actor. And an actor is different from a star. So most of them are performing their own character. Na talagang mga, talagang they are very committed to their character. In fact, most of our cast members are nominated in FAMAS for their performances as actors. So talaga nakakataba ng puso na ang FAMAS ay napansin yung kanilang commitment sa pagiging artista at pagiging alagad ng sining. I've been telling my actors that
they are not stars. They are actors, no? And as actors, they are here to express, not to impress. At palagay ko, nung na-nominate sila, although tuwan-tuwa sila, ako ang iniisip ko noon, kailangan magamit itong nominasyon para maipalabas itong pelikula. Kasi ano eh, noong November pa to at nalugi tayo noon at inaakala ko, hindi na kami magkakaroon ng pagkakataong ipalabas ito. We also want to have a cinema release here in our country before we, bago ito umalagwa sa ibang bansa. Gusto namin makinabang muna mga Pilipino dito at makita nila. Kasi nga, uppermost to our objective is to educate our young people about the horrors of martial law. They have forgotten this. So, kailangan ma-refresh sa memory nila yung mga naganap noon. Very organic yung reaction ng tao. Kasi, wala kaming... nagulat din ako na ganun ang naging reaction ng mga tao, no? Na, alam mo, kailan lang namin inilabas na magpapalabas kami sa August 3? Parang 2 days ago lang or 3 days ago. Ngayon, 48 hours straight trending topic pa din kami sa Twitter at sa Facebook, ganun din. Kaya nga sabi ko, sobra ito dahil unang-una, nagtataka ako, sabi ko, pwede bang ma-boost yung mga ganyan? So wala kaming alam, no? Kasi never naman kami talagang nag-trend eh. So hindi ko alam na hindi pala binuboost yung ganyan. Talagang organic kung reaksyon ng mga tao, sobrang nakakataba ng puso yung reaksyon ng mga tao na hanggang ngayon talaga. Sobrang dami ng sobrang dami rin ng guesting. Hindi nga ang schedule ko talagang tuloy-tuloy na guesting. Kaya sabi ko nakakatuwa ito dahil wala namang pumapansin sa Katips noong November. In fact, wala talaga, nagpalabas kami, sinubukan naming mag-tweet ng mag-tweet, wala pumapansin. Ngayon meron. Kaya sabi ko tama at pinag-adya ng Panginoon na ngayon talaga kami magpalabas. Sa lahat po ng mga tagapakinig ninyo, may pakiusap po ako sa inyo. Sana po manood po tayo sa August 3, sa opening day po. Huwag po nating intayin yung weekend. Total nakabakasyon naman po yung mga mag-aaral ngayon. Huwag na po nating intayin mag-Sabado. August 3 po manood na po tayo. Sa lahat po ito ng mga SM malls, 50 SM malls, no? All over the country, lahat po ng SM ay mapapanood niyo po ang Katips, no? Lahat po ng SM yan, mapa Mindanao, mapa Luzon, mapa Visayas. At ganun din po dito sa ating NCR, nandyan din po kami sa Glorieta, sa Gateway, sa Trinoma. Ito po yung mga Ayala malls na binanggit ko. At nandyan din po kami sa Rockwell Power Plant, no? Ito po guys sa ano malls, no? Ng Visayas at Mindanao ay magpapalabas ng August 10. Okay, so sa Gaysano Mall, August 10 po ang palabas natin. Please follow Sinepanghalina on Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter. And subscribe to their YouTube channel. Thank you!